What's up, guys? So ang tutorial na i-share ko sa inyo ngayon is about how to minimize RAM usage ng inyong mga Google Chrome. Alam naman natin na napaka-popular ng Google Chrome. Commonly, ginagamit talaga natin yan as our internet browser. Ang talagang makikinabang sa video na to, sa tutorial natin na to, ay yung mga users na gumagamit ng Google Chrome na merong mga laptop or PC na may mabababang RAM. Kasi ang gagawin natin, guys, papababain natin yung RAM usage ng Google Chrome gamit itong app na i-open natin. Magta-transition na ako dun sa desktop natin para maipakita ko sa inyo kung paano ba natin gagamitin yung app and magbibigay na rin tayo ng mga test. As you can see, guys, ito yung Kill the Chrome Memory. Ayan yung gagamitin natin na application para pababain yung RAM usage ng Google Chrome natin. So bago yon, i-open muna natin ngayon yung Task Manager para makita nyo yung RAM usage natin. Ayan, magsimula na tayo, guys, sa test natin. So as you can see, sa ngayon, nasa 4.9 gig yung RAM usage natin. Wala pang naka-open dito na Google Chrome. Wala pang naka-open ng mga videos. So, ito, click natin yung ano natin dito sa mga icon dito sa lower right. Wala pang naka-open na Kill the Chrome Memory. Mag-open muna ako ng YouTube videos. Ayan, ang gamitin na lang natin is yung sa vlog natin. Open natin yung ayan, mga videos. Tapos mag-open ako ng 30 tabs ng videos. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Guys, meron na tayong 30 tabs na naka-open dito ng videos. Hindi ko pa siya nabubuksan. Pero right now, ang usage ng RAM natin is around 10.6 gigabytes. So, pupunta natin isa-isa yung mga video. Tapos pag nag-play na sila, ipopost ko lang kagad. Yan. Hello. So nakikita nyo naman na nagpi-play sila. Tapos pinopost ko lang. Para ano lang, para masabi dun sa test natin na nagplay naman yung mga videos nung inopen natin yung mga Google tab. Yan. Yan. Perfectly working naman yung mga videos dito sa ating Google Chrome. Ipopost muna natin ulit. Tignan natin yung usage ng RAM. So, yun guys, kung mapapansin nyo, ang RAM usage natin ngayon while naka-open yung 30 tabs na to ng YouTube is around 12.0 gigabytes. Tandaan nyo yan, guys, ha? Tandaan nyo yan. So, yan, ang gagawin natin ngayon, minimize ko muna yung YouTube. I-open ko na yung Kill the Chrome Memory. So, ito yun, guys, naka-ready na siya sa desktop ko. Guys, bago pala natin i-open yung Kill the Chrome Memory, kailangan as naka-run siya as administrator. So, ang gawin na lang natin is right-click natin yan, punta tayo sa properties, punta tayo dito sa compatibility, then make sure na naka-check yung run program as an administrator. Then, click nyo na yung okay. Yan. So, sisimulan na natin ulit, ha. 12.0 ngayon yung usage ng RAM. I-open ko na ngayon yung Kill the Chrome Memory. Open. Ayan, nag-notify na siya. So as you can see, guys, andito na yung icon ngayon ng Kill the Chrome Memory. Ayan o, ayan na siya. Working na ang nakalagay. So as you can see, guys, yung RAM usage, pababa na siya ng pababa. Nagsimula tayo 12.0, di ba? 12.0 yung RAM usage. Tapos ngayon, bumababa pa siya ng bumababa. Nasa around 7.8.0 gig na siya, tapos bumababa pa, naging 7.8. Nung hindi pa naka-open, guys, yung Kill the Chrome Memory, ang RAM usage natin is around 12 gigabytes. So, nung inopen natin yung Kill the Chrome Memory, biglang bumaba yung RAM usage natin ng more than 4 gig. So, ngayon, nasa 7.8, 7.9, dyan naglalaro, 7.7, dyan naglalaro yung RAM usage natin. So, ang gagawin ko ngayon, para ma-check natin yung mga YouTube videos natin kung magpi-play pa din sila kung wala bang naging effect nung inopen natin yung Kill the Chrome na to. So, pupunta natin ulit yung mga YouTube videos. Isa-isain ulit natin na i-play tsaka i-pause kung may naging effect ba. Yo, guys. Nagpi-play pa din siya. Gagawin ko sa lahat yun. Ito, bumili niyan. Play, pause. Play, pause. Tubig kasi na... Tignan guys. Yan. Kung mapapansin nyo, guys, yung RAM usage natin, hindi na siya umabot ng 12 gigabytes. So, nag-i-steady na lang siya sa 8.0 gigabytes. So, ayan, i-open ko pa siya sa isa. Ayan. Ay, nanon ko pala to. Sinilent ko kasi kanina.
Hi guys. Yan. Kung mapapansin nyo guys, kung ano yung napi-play natin na videos kanina nung bago natin i-open yung Kill the Chrome memory. Ganun pa din yung Google Chrome ngayon. Walang naging pagbabago. Ang pagbabago lang na nangyari is yung bumaba yung memory usage natin. So yan, kita nyo naman, nasa 8.0 na siya. Hindi na siya umaabot ng 12 gigabytes. So ito, nasa 7.7. Ayan, 7.7, 7.8, 7.6. Actually, bumababa pa siya, no? So ngayon, guys, i-close natin ulit yung Kill the Chrome memory. Titignan natin kung ano magiging effect niya sa memory ulit natin. So ito, pupunta lang dito sa taskbar natin. Right-click ko yan, tapos click ko yung exit. Exit. So ayan, wala na yung Kill the Chrome memory. Tapos ngayon, iisa-isain ko ulit na i-check, ay i-play and pause ulit yung mga video kung ano mangyayari. Ayan. Nagpe-play pa naman sila. So, currently, ang usage natin, 8.2. Hindi na siya masyadong umaangat. Ayan. Play pause ko lang ulit yung mga videos, guys. Tulad nung ginawa natin kanina. Inulit-ulit ko lang yung test para mas magets natin. Ayan. So yung RAM usage natin, hindi na siya umaabot sa 12 gigabytes tulad nung kanina na hindi pa natin inopen yung Kill the Chrome memory. So ngayon, kahit na inopen natin yung Kill the Chrome memory, tapos kinlose na natin siya, hindi na masyadong tumataas yung RAM usage natin. Uulitin natin yung test. Ito, naka-close na yung Kill the Chrome memory dito. I-close natin yan, yung browser natin. To syempre, nakita nyo naman, bumaba ulit yung ano, yung RAM usage. Nasa, balik tayo ulit sa dati, 4.9, 5.0. Check natin ulit dito yung Kill the Chrome. Wala yung Kill the Chrome. Wala yung Kill the Chrome memory na application dito. So, uulitin natin yung test natin, ha, tulad nung kanina. Open tayo ng YouTube video. Punta tayo sa vlog namin, LJ Versus. Tapos punta tayo sa, open tayo ng 30 videos ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So ayan, ulitin ulit natin. Play and pause lang ulit natin. As of now, yung current usage ng Google Chrome natin nasa 10.6. So talaga mapapansin natin na mataas talaga. Ayan. So naano ko na siya, na-pause ko na lahat. So kung mapapansin nyo guys, dahil hindi natin inopen yung Kill the Chrome memory, tumaas na naman yung usage ng RAM natin. So diba kanina yung unang test natin, umabot siya ng 12 gig yung RAM usage. So ngayon, close to 12 gig na naman. Around 11.7, 11.8. So yan yung RAM usage. So ngayon, uulitin ko ulit yung kapag naka-open yung mga tabs, yan, i-open natin ulit yung Kill the Chrome memory. Pansinin natin ulit, ha, 11.7 gigabyte yung usage ng RAM. Open na natin yung Kill the Chrome memory. Ayan, nag-ano na siya, notify na. Ayan na siya. Ayan na yung icon niya. So, ayan. As of now, nagsisimula na ulit na bumaba yung usage ng RAM. Ayan, o. 9.4 na lang siya, 9.3. Tapos, habang bumababa pa siya, babalik ulit ako sa mga video. Ipi-play and pause ko siya ulit. Ayan. Replay and pause ko siya ulit. Babalik ko. Function. Ano na? Nasa 9.6 yung usage natin. Hi guys. As of now, nasa 9.6, 9.5. Tapusin natin yung mga ino-open natin na tab, mga piniplay and pause natin. Yan. So right now, nasa 9.4, 9.3.
Ayan guys, naka-open yung Kill the Crow memory. Andito siya. Ayan. 9.2, 9.1. Ayan, bumababa pa siya. So, hihintayin lang natin ng konti kung hanggang saan ba talaga yung ibababa niya. Kasi kanina, ano, diba, naging 8.0 na lang. Tapos minsan bumababa pa, naging 7.7, mga ganun. So, as of now, sa second test natin, parehas lang din yung nangyari. Nung nag-open tayo ng Kill the Crow memory, from 12GB ng RAM usage, talagang bumaba siya sa 8.0 RAM usage. So, ayan, bumababa pa siya, nagiging 7.9, nagiging 7.7, 7.5. Ayan. So, talagang, ano guys, kumbaga sa ano, successful na talagang yung program na ginamit natin, napababa niya talaga yung RAM usage ng PC natin. So, yan, may ebidensya naman. Ito, nakikita naman natin habang inoopen ko yung mga tab na dadagdagan yung memory. Tapos, nung inoopen natin yung Kill the Crow memory, nabawasan yung usage ng RAM. So, yan guys, nakita nyo naman yung naging mga test natin. Talaga napaka-effective ng ginawa ng ating Kill the Crow memory. So, napakalaking tulong niya talaga dun sa mga laging gumagamit ng Google Chrome. Especially kung ang ginagamit mong laptop or PC is merong mababang RAM lang. So, as of now kasi, ang standard na talaga ng RAM ngayon, 8GB. Pero yung mga heavy user ng PC, tulad mga gamer, yung mga video editor, and yung gumagamit ng mabibigat na apps, usually 16GB, 32GB, yan yung mga ginagamit nilang RAM. Pero meron naman ng yung mga pang office na laptop na PC, usually ang ginagamit dyan is 4GB lang yung RAM. So ito talaga napakalaki talaga ng maitutulong nito sa mga taong gumagamit ng mababa ng mga system na mabababa pa yung RAM. So yun, hanggang doon na lang muna yung vlog. Napakadali lang ang ginawa natin. Ginawa lang natin ang mga test, yung ano, yung ginamit natin na app. Hopefully may natutunan kayo and hopefully makatulong talaga ito sa inyo. And by the way, actually ginawa ko na tong vlog na to before, pero may mga nabasa lang kasi akong comments doon na kulang daw yung ginawang test. Parang after kong i-activate yung Kill the Crow memory, parang hindi ko naman daw chineck ulit yung mga videos, yung Google Chrome, kung gumagana pa din yung mga tab, kung hindi ba naapektuhan yung mga nagpi-play na videos. So as you can see naman sa mga test natin, na ipakita naman natin na yon. Hanggang doon na lang muna yung vlog. Huwag nyo na lang kalimutan mag-share, mag-like, mag-comment, mag-subscribe, and syempre hit nyo yung bell button para ma-notify kayo kapag meron ulit tayo ng ganito mga videos. So hanggang doon na lang muna. Bye! We're smoking and we're sipping. We're doing it the biggest.